Higala. For today's video, I'll be sharing with you how to propagate rubber plants from cuttings. Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po yung paraan ng pagpapaugat. And yung method po na gagamitin ko is i-vacuum ko po siya for 30 days. So mag-aantay po tayo ng isang buwan bago ko po i-reveal yung na-propagate ko pong rubber plant. Ito po yung tinanim ko last year during lockdown. Yan, nagkaugat po yan dahil binacuum ko po siya. Yun po yung method ng propagation ko. Yan, kita nyo naman yung dahon niya last year pa po yan during lockdown. Pero hindi pa rin nalalanta. Kaya pala may value talaga yung rubber plant. O, kita nyo naman, maganda. Yan. So, ngayon po, sisimulan ko na po ang pagpropagate ng rubber plants. Pero bago po yan, please don't forget to subscribe, like, share, and please click the notification para po ma-update po kayo sa mga susunod ko pong mga videos. Start na po tayo mag-propagate. Isasama ko po itong dahon kasi good pa naman po yung dahon eh. Hindi pa po siya lanta. Ayan. Tapos itatali natin yan ngayon with twine or straw, tawag nila. Tapos huwag masyadong mahigpit para hindi masira yung dahon. Ayan. Ready na po yan para itanim. Dahil maglalagay na tayo ng lupa, yung loam soil. And yung syempre yung river sand. Nakakatulong to kasi mabilis mag-drain to. Tapos nakakatulong sa propagation process. Yan. Tapos maglalagay tayo ng konting eggshells. And then maglalagay tayo ng uling. Konti. Yan. And yan. Mimix natin. Tapos lagyan muna natin siya ng water. Para ma-mix well. Yan. Tapos makikita natin dito kung good yung soil natin. Kasi bababa. Mabilis mag-drain yung water. Yan, tignan nyo. O, see? Baba agad yung water. Yan, mimix po natin yan ngayon. Mix well. Yan. So, ito na po yung itatanim ko. Yan. Dapat po, bago po natin lagyan ng root grower, is ano, punasan muna natin yung katas. May katas yan eh. Pag may katas, ibig sabihin, good pa yung ano natin, itatanim. Fresh pa siya. So, yan. Lalagyan natin ng konting root grower. Then, saka natin itutusok dyan. Tapos, lalagyan natin ng lupa ulit. Yan. Then, ng river sand. And, yung kahoy na pagkakapitan. Din yan natin itatali yung ating rubber plant para hindi na uga. Para hindi siya nagagalaw. Hindi na iistorbo yung kanyang pag-ugat. Ganyan. Tapos, itatali natin yan ngayon. Yung sakto lang yung higpit niya. Huwag masyadong mahigpit. Basta, hindi siya masyadong nagagalaw. Ganyan. Tapos, magdadagdag tayo ulit ng lupa. Yan. Dadagdagan natin. Para pag diniin natin, mas magiging firm siya. Kasi maraming lupa. Yan, didiin natin siya ngayon para maging firm. Yan, diin lang ng diin. Tapos, didiligan natin ulit. Kasi isang buwan po yung hindi didiligan. Yan. Ganyan po. Tingnan nyo po yung water. Diba, bumababa agad. Yan. Kaya lagi yung tignan kung maganda yung soil na nagamit ninyo.
Kasi masasayang lang yung pagtatanim kung hindi maganda yung lupa. Ngayon, lalagyan na natin siya ng plastic. Kahit anong plastic po, pwede naman. Depende sa laki ng pot, depende sa laki ng rubber plant na itatanim nyo. Pero yung ginamit ko kasi is XL para malagyan siya ng hangin. Kasi vacuum nga. Dapat may onting hangin sa loob. Yan, ipapasok na natin yan dyan. Yan, tapos itat. Maganda rin yung meron kang stick o kahoy na doon natin itatali. Yan. Itatali po natin dyan sa ating stick. Yan. So, yan na po. Ganyan lang po yung procedure. So, the next po na gagawin ko is same procedure pa din po. Ipa-fast forward ka na lang. Yung aking na vacuum. Nasa ilalim po siya ng puno kasi kailangan yun ng malamig. Pero at the same time, meron pa din onting sunlight. Mainitan ng konti para mag-moist yung loob ng plastic. Tapos, kailangan nandun siya sa sulok kasi hindi siya pwedeng magalaw. Tsaka meron po akong hindi naka-plastic dyan kasi experiment ko po yan. Try ko lang po kung mabubuhay yan. Pero hindi rin po yan pwedeng diligan. Yun, try lang natin. From day to day, check po natin yan. Oh,
the next day. So yan na po yung akin na vacuum. Yan, nagmo-moist po siya. May condensation po na nangyayari. So yan po yung magsaserve as water niya for 30 days. Kaya abangan nyo po yung pag-uncover natin ng plastic after 30 days. So, see you!